Hi mga bayot, welcome back to our YouTube channel. It's AJ at andun si Mikey sa ano kusina. Nagluluto na ng aming dinner. So for today's vlog, gagawa tayo ngayon ng mango tapioca pearl. So yon. Yung mango tapioca pearl is syempre mangga tapos yung creamy siya talaga na ano parang kahawig siya ng buko pandan na or buko salad. Pero ito kasi tatlo lang yung main ingredient nito. It's yung gulaman, yung sago, and also yung mangga. Tapos yung mga yung creamer niya, yung milk, all-purpose cream. Pero ngayon, gagawa tayo ng meron tayong creme dentada. Then meron tayong evaporated milk para lang maging liquid yung ating mixture. So nagre-ready na tayo ng mga ingredients ng mango tapioca pearl. So ito na yung ano sago natin or yung tapioca. Tapos ginawa ko na rin in advance yung ano yung gulaman dahil matagal siyang palamigin. Tapos yun ang mga bayot. Kompleto na ang ating ingredients for mango tapioca pearl. So we have creme dentada. So para lang medyo liquid. We also have Alaska condensada and Alaska evaporada. Yung Alaska creme condensada is para to balance lang yung tamis kung kulang pa. We also have Nestle cream pang abang or purpose cream. And yan. Then, syempre, yung gulaman. Iliwa ko na rin siya into cubes. So, meron tayong big cubes tsaka small cubes. Gusto ko kasi yung medyo big cubes kasi para, ano, mas fan kasi ako ng gulaman. So, gusto ko siya may man nakakain. And also, we all tapioca pearl, yung sago. Yan, niluto ko din siya for about 25 minutes, 15 minutes pa. Iwan, hindi mo siya hugasan. Then, diretso mo na siyang lutuin. Then, i-drain mo ulit. Then, additional 10 minutes para mawala yung mga white-white na yan. Then, syempre, ang star ng ating, ano, mango tapioca. Syempre, yung mangga yan, kinubs ko na rin siya. Nilagay ko siya sa fridge para medyo malamig-lamig. So, yan na. Gagawin na natin yung mismong mango. Okay, mga bayot. So, let's get started. So, lagyan na natin yung creme dentada. Tigas na siya. Haluin lang. Actually, magkano lang naman yung nagastos natin dito. So, 10 pesos lang yung tapioca. Then, ito syempre mga 45 something. Then, 10 pesos yung mga 12 yung kebab. Tapos yung mangga, pwede ka na bumili kahit kalating kilo, mga 70 pesos. More or less. Tapos itong gulaman, mga 10 peso lang yan. So more or less, pag lumasis lang tayo ng less than 200. So yun, ganun lang siya. So lagyan na natin yung malaki muna na gulaman. I preferred na bumili na lang kayo nung flavored na gulaman. Like yung ano na, may mango flavor na para may extra layer siya ng lasa. May mango na siya. Or itong colored, yellow colored na gulaman para at least hindi naman siya kaaya-aya. Kasi, mas mainam yung ganun. Wala lang kasi available sa palengke. So lagyan na natin yung small cut ng gulaman. Dami pala natin magagawa. Diba? So yan na, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ako nag-cut ng small at saka medyo large na gulaman.
taste. Para may layer din ng texture ganyan, 'di ba? Para may iba-iba makakain mo. Kala mo nata na, 'di ba? Actually, you can add your own flair. Sabi nga ni Ate Juday, you can add. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm immortal. Ng walang manga. Kasi yun nga yung hero ng ating ating dessert. Masasabi ko siyang dessert. Isang kain ng mangga ang nabili ko doon, tapos naipadala ko sa ano. Ang technique doon, hindi ko alam kung to give you an idea, nilagyan ko ng konting sugar yung gulaman para magkaroon siya ng lasa na agad. So yan, there you have it. Meron na tayong yan, mixture ng ano, ng mango tapioca pearl. Mas mainam kasi mga bayot na ganito siya lang siya ka-liquid. Mas maganda nga ganito kasi syempre mas mainam kasi siya kapag iinumin mo, 'di ba? So yan na, there you have it. The next morning. Good morning mga bayot. So ito na ngayon the moment of truth. Titikman na natin yung ginawa kong mango tapioca pearl. So yan, tignan na natin siya kung masarap ba siya, kung pasado din siya kay Mikey. So yan, yan siya, malamig na siya. Overnight namin siyang ginawa. Okay, yeah, open na natin. So lipat na natin siya. So mga bayot, tip lang, kung gusto niyo na medyo liquid yung parang talagang gustong iinumin niyo lang siya straight from the lalagyan, dagdagan niyo siya ng maraming evaporated milk or milk para mas masarap. Pero kung ganyan lang, sakto lang pang dessert, mas mainam na yung ginawa natin kagabi. Taste test na. Ito na mga bayot, tikman na natin.
Masarap, syempre, masarap. Ako gumawa eh. Yun nga, mainam na yung ganyan para lang ano, may makakain ka pa rin na gulaman, mangga. Refreshing. Yung, refreshing siya. So, nagawa ko nito, yun nga, isang ganun na ano, pichel, tapos dalawang ganitong nasa babasagin. Kamusta, Salman? Sarap. Try nyo na din, ha? Okay? So, post na lang namin sa aming sa end screen yung recipe ng mango tapioca for give it a thumbs up. So, yeah. So, don't forget to like. Subscribe and click the notification bell sa aming YouTube channel. And don't forget na rin to follow our social media page. Nandyan po sa aming screen. Okay? So again, this is AJ. And Mikey. Bye.